Participation naman ng Bureau of Customs sa Anti-Agricultural Smuggling Task Force. Yan ang ating pag-usapan with Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner. At ang tagapagsalita ng Bureau of Customs, Attorney, magandang araw. Magandang araw, Aljo, at magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa. Ano po ang magiging prioridad ng Customs Bureau, sir, sa Anti-Agri Smuggling Task Force? Bilang pangunahing ahensya na involved pagdating sa mga pagre-regulate ng pagpaparating ng kung ano-anong bagay dito sa ating bansa, magfo-focus ang Bureau of Customs, katuwang ang iba pang ahensya na miyembro na itong task force natin ngayon sa pagsusugpo nitong agricultural smuggling. No? Ito ay nasa taas ng prioridad ni Commissioner Bian Rubio mula nung siya ay upo. At pag-iigtingin namin ang aming koordinasyon sa ibang ahensya at ang aming mga risk management parameters, no? At aming mga inspection procedures para mapigilan natin lalo at hindi na ulit magkaroon ng mga issues pagdating sa agricultural smuggling. Okay, kabakailan ay may nasabat ang Customs Bureau ng halos 1 milyong pisong halaga ng sibuyas, smuggled na onion. Ano po ang details dito, Attorney? Ito ay minis-declare, no, sa isa sa aming mga puerto. Patuloy ang aming investigasyon sa kung sino mga kasabot dito. May mga nakapangalan sa mga import documents, ngunit hindi kami tumitigil doon. No? Inaalam namin kung may iba pang mga involved at kung meron man, no, involved sa aming mga tauhan. Ito ay isa lamang ehemplo, no, na hindi ito tolerate ng Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Rubio. Ang kahit anumang smuggling ng produktong agrikultura. Mahigpit na aming binabantayan ang mga pantala namin, no, tungo dito sa mga schemes at iba't ibang paraan ng agricultural smuggling. At makikita natin, isa to sa mga aming binabantayan, lalo na itong sibuyas, mataas ang presyo ngayon at may issue tayo na illegal na ipinararating at hinohoard, no, para mag-take advantage dun sa supply issue ng sibuyas. Opo, yan ang dilemma natin, no? Archipelago ang Pilipinas, napakarami pong mga isla. Opo, paano natin mamomonitor talaga at hindi dadaan po dito sa Luzon, sa Maynila, sa Cebu, sa Davao, yung mga maulad na syudad, ang mga smuggle na yan. Paano natin mamomonitor doon naman sa mga tinatawag nating malalayong lugar, opo, mga pantala natin, na hindi makapasok talaga ito mga smuggled na mga goods, sir? Aljo, meron kaming iba't ibang memorandum of agreement, no, and cooperation agreement with the Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy, no. Katuwang namin ang dalawang ahensyang ito na bantayan ang mga open seas natin, no, o yung mga pantala natin na wala tayong mga opisyal na puerto, ngunit maaaring pagpasukan ng mga smuggled items, no. Critical ang partisipasyon ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy kaya nakikipagtulungan ang Bureau of Customs sa mga ahensyang ito. Bukod dito, meron mga fast patrol boats, no, na ginagamit ng ating Water Patrol Division sa Bureau of Customs upang bantayan ang ilang mga puerto na pinagsususpetsahan namin maaaring ginagamit, no, para sa tinatawag nating smuggling on the high seas. But again, kinakailangan namin ng tulong ng Navy at ng Coast Guard at meron naman tayong isang detalyado at maayos sa proseso na inilatag sa ating Memorandum of Agreement sa mga ahensyang ito. Okay, batay sa inyong datos naman, nasa magkano ang kabuuang halaga ng mga nasabat na mga agri-products ngayon, Attorney, at ano-ano ang mga produktong ito? Iba't iba, no? Karamihan sigarilyo, bigas, yung mga tinatawag nating mga karne, nagkakahalaga na mahigit 2.5 bilyong piso na, no, ng agricultural goods ang aming naisabat mula nung January hanggang nitong panahon na to, no. At patuloy naming in-operate hindi lang sa ating mga pantala, no, pati yung pag-i-issue namin ng letter of authorities para i-check at ibang-ibang mga bodega na maaring nag-store o nagtatago ng mga smuggled agricultural items. Kasi ang approach namin, hindi lang bantayan ng mga pantalan, ngunit tingnan din kung meron mga nakalusot sa mga high seas natin, at least makita natin kung nasaan nakastore itong mga ito at mapigilan natin na kumalat sa publiko. Okay, so ilan na po ang nakasuhan ng mga sangkot dito sa particularly agri-smuggling, agricultural smuggling? Meron na bang
nakulong, naparusahan, sir? May higit 200 kaso na po ang aming na-file, no, involving agricultural smuggling. At meron pong nakakulong ngayon dahil ang Anti-Agricultural Smuggling Act po, no, pag final nyo, ang agricultural smuggling under this particular law, non-bailable po ito. Meron pong mga iilan, tatlo yata sa aming bilang, na nakakulong ngayon dahil non-bailable yung offense nila. Yung iba na pinoproseso na namin ang iba't ibang stage ng kanilang kaso. No? Once maisampa po ito sa ating mga korte at makapasa sa preliminary investigation stage ng DOJ, kung saan kami mahigpit na nakikipagtulungan, mapapakulong na ho kaagad natin ito dahil po non-bailable ang offense na fina-file natin sa kanila. Nalampasan ng Bureau of Customs ang collection target para po sa first half ng 2023. Tama ho ba? Ano ang patuloy na pagsisikap po ninyo para ito'y magtuloy-tuloy? Opo, mahigit kumulang pong 16 na bilyong piso ang aming surplus, no? Ngayong unang 6 na buwan ng ating taon, no? At patuloy po nating pag-iigtingin ito, patuloy po naming ini-improve ang aming mga proseso, patuloy pong binabantayan ng maigi at tinututukan ni Commissioner Bienvenido Rubio ang aming collection efficiency at ang mga loopholes na kinakailangan aming pagtakpan upang mas mapaigting po namin ang aming collection, no? Kami po ay confident na hindi lang po namin marireach ang collection target namin ngayong taon na to. Ngunit meron po kaming target, no, na sineset sa aming mga sarili para makapagbigay ng mas malaking surplus para po matulungan ang ating pamahalaan sa pag-recover ng ating ekonomiya, no, after nitong COVID-19 pandemic. At mukha naman hong on track kami at marami pa po kaming mga streamlining na aming mga proseso at iba-iba pong pag-i-improve ng aming mga ginagawa para mas maipaigting po ang aming collection. At sana po pagkatapos itong taon, maabot namin ang aming internal target na surplus, no, para po mas madami kaming maitulong sa ating pamahalaan. May tanong si Luisa Erispe ng PTV Attorney. Nakikita niyo ba na may malaking sindikato sa likod nito? Isang grupo lang ba ang posibleng nasa likod ng agri-smuggling? Mahirap sabihin na isang grupo lang, no, kasi iba't iba din naman yung scheme na ginagawa, no. At sinasabi nga namin, hindi siguro kayang kopahin ng isang grupo lang. Pero kung may mga sindikato, malamang may mga tinitingnan kaming ganyang angulo. At nakikipag-cooperate kami with the Department of Justice, the National Bureau of Investigation, even the Philippine National Police, no, para tumbukin ito mga gantong personalidad, no. At kung syndicated man ito, nandun na rin naman, handa rin naman ang aming mga ebidensya para suportahan ang iba't ibang ahensyang nagtutulungan para imbestigahan to at mapinpoint natin finally, no, sino ba talaga ang mga grupo na nagpaparating na to. Yung po na-confiscate ninyo mga sibuyas, sinira nyo ba or pwede pong pakinabangan ng mga mahirap nating kababayan po, sir? Ang parang kung paano ito i-dispose, no, aming isasangguni sa Department of Agriculture. At tandaan po natin, pag smuggled ang isang item, wala po siyang tinatawag nating health permit or sanitary permit. Sinusuri ng ating Department of Agriculture kung ang produktong ito ay pwedeng ikonsumo ng publiko. Ngayon, nakaroon po ng ganung proseso na irerekomenda ang Department of Agriculture, maaari po itong pakinabangan sa ilalim ng iba't ibang programang pinapatupad ng ating Pangulo. Okay. Mensahe na lang sa ating mga tagapanood at tagapakinig, Attorney. Go ahead. Nais po naming i-assure ang ating publiko, no, sa ang inyong Bureau of Customs sa ilalim po ng pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio ay seryoso po at hindi po titigil sa pagpipino anong mampong paraan ng pagpaparating ng mga illegal na items dito sa ating bansa. Unang-una na po dyan ang agricultural smuggling. Committed po kami na ipatigil ito at tulungan ang ating mga lokal na industriya ng pagsasaka. Putong priority measure under sa pamunuan ni Commissioner Bienvenido Rubio at isa pong mahigpit na direktiba ng ating Pangulo. At makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang aming aksyon at tuloy-tuloy po ang aming panguhuli ng lahat ng mga illegal na items, particular ng agricultural items, na maaaring i-attempt na ipasok sa ating bansa. Maraming salamat, Attorney Vincent Philip Marunilla, Assistant Commissioner and Spokesperson ng Bureau of Customs.